maraming klase ang nangungutang sa tindahan, guys. Mayroong customer na sa'yo nangungutang, tapos sa iba bumibili. So, yan ang masakit, guys. Dapat aware kayo doon. Isa yun sa mga tatandaan nyo. Next, pagdating sa pangailangan ng kapwa natin, isipin din natin na kung mga basic needs ang inuutang nila, bigas, pagkain, kasi wala silang makain ngayong araw na to, pwede nating pagbigyan. Dahil hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para din sa kapwa natin. Magandang araw sa inyo, guys. Today's episode, tuturo sa inyo paano i-manage o paano i-control ang pagpapautang sa isang tindahan. So kung kayo ay bago pa lang sa channel namin, kung kayo napadaan sa maliit naming channel, hit nyo yung subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos namin. Ang channel namin ay tungkol sa mga business tips, business ideas, tungkol sa paano palaguin o paano pinapatakbo ang isang negosyo, mga pangkabuhayan, mga diskarte sa buhay. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano namin na-manage o paano namin na-control ang pagpapautang sa tindahan. So, isa ito, guys, sa mga problema nating mga business owners. Hindi talaga natin maiwasan na may mga umuutang. Kasama siya sa negosyo. So, this episode, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-control o paano natin i-handle yung mga nangungutang. Kasi kung ikaw ay baguhan pa, lalo na kung ikaw ay baguhan pa, ang importante ay kung kakaumpisan pa lang sa negosyo, mas maganda kung huwag kang magpautang, lalo na kung limited ang budget mo, maliit lang ang startup capital mo, huwag na huwag ka munang magpapautang. So, paano ba namin ginawa ang ano, paano ba namin na-manage yung mga utang sa amin, paano ang sistema namin para hindi kami malugi o hindi kami nandun pa rin sila, customer pa rin kasi natin yung mga umuutang. So, parang napakasama din ang ugali natin pagka hindi natin pagbigyan, hindi natin sila pautangin. So, isa ito, guys, sa sikreto kung bakit tuloy-tuloy yung tindahan namin, bakit umasin ito yung tindahan namin. Unang tips natin dun sa paano natin i-handle yung mga umuutang. Unang-una, dapat kilala natin yung mga umuutang. So kung hindi natin kilala, bago sa paningin natin o bago mo lang nakita sa tindahan, mas maganda na huwag ka nang magpautang. Huwag, tanggihan mo na. So, kasi marami ngayon, guys, na hindi naman natin manluloko. Utang sa'yo, wala na, hindi ka na babalikan. Pangalawa, guys, kung may mga customer ka ng umuutang, importante na gumawa ka talaga ng listahan. Magkaroon ka ng sariling notebook, sariling papel doon sa mga umuutang sa'yo. Kasi pagka wala kang listahan, minsan nakakalimutan mo, lugi ka na kaagad. Kasi yung mga nangungutang, walang listahan yan. Sabihin lang sa'yo, ito nakuha ko ito. Kung may listahan ka, andun yung items na kinuha niya, at saka yung amount, at saka yung petsa. At saka mas maganda rin kung nakalagay doon, sabihin mo kung kailan niya babayaran, lalagay mo rin doon para pag time na hindi pa siya nagbayad, so pwede mo siyang i-remind. Mayroon nga listahan, guys, at yung nangungutang din sa'yo, mayroon din siyang listahan para tali pareha yung inutang niya. Magkapareho dapat yung listahan mo at saka listahan niya. Para pagdating ng bayaran, wala nang problema kung ano man yung babayaran niya o magkano ang halaga. Nandun lahat, items,
petsa kung kailan inutang. Talaga nung kanyang inutang. Kalimitan kasi ng mga umutang, guys. Yung mga lalo na pag malapit na yung kinsinas katapusan, yung mga kinakapos talaga sa budget. Wala nang bigas. Meron wash yun day, asukal yun day, wash. Ayun. Wala nang pagkain. So matik yan kung gusto mo na yan. Sa baba ng cup noodles. Hindi mo talaga yan maihindihan. Kasi pagpagkain, guys, para na konsensya mo na ikaw may kinakain yung kapwa mo, walang kakainin. So, total meron ka naman. So, pagbigyan na natin kung mga pagkain, bigas ang inuutang. Pangatlo, guys, kung tayo ay nagpapautang, huwag kang padadala sa bigla-biglain ka na utangan ka. Kasi mayroong mga ganun tao, guys, na bigla-biglain ka. Uy, pautang mo na nga ako ng ganito, ganyan. Sa ganito ko pabayaran, ganito, ganyan. Kalma ka lang, guys. Huwag kang padadala sa bigla-bigla. Kasi mayroong ibang tao na ganun talaga mga utang. Kumbaga, sanay na silang mga utang na sa ganun paraan. At saka yung iba, guys, papakilala na ganito ganyan, kapatid, pinsan ka, pinsan ako ni ganito ganyan. So, hanggat walang confirmation na natutuhan siya na umutang, huwag na huwag kang magpapautang. So, pang-apat, guys, kailangan mong tanungin yung customer mo na naumutang kung kailan siya magbabayad o kung kailan niya babayaran. Kasi importante na sa kanya mismo manggagaling kung kailan siya magbabayad. Kumbaga, sa pagitan yung dalawa, mayroong kayong unawaan, mayroong kayong kasunduan na mayroong kayong agreement kung kailan niya babayaran yung kinuha niya o yung inutang niya. So, pagdating ng time na bayaran, kampante ka na magbabayad siya. Dahil siya mismo, sa kanya mismo nang galing yung salita na kailan siya magbabayad. So, panglima, guys. Kung hindi talaga pag dumating yung araw na hindi siya nagbayad dun sa kasunduan yung kailan siya magbayad, kailangan mong maningil. So, ikaw na may-ari ng negosyo na nagpapautang, huwag kang mahihiyang maningil kasi yung nangutang sa'yo, hindi nahihiyang nangutang sa'yo. So, kailangan mo rin singilin. So, remind mo siya na ito yung amount na nakuha niya para. Kasi mayroong ibang naungutang, guys, na nakakalimutan. Madaan-daan na lang sa tindahan mo, parang wala lang. So, kailangan mo siyang i-remind. So, sa part kasi din nila, guys, yung kapos talaga, walang pambayad, nahihiya din sila na lumapit o pumunta sa'yo. So, ikaw, ang part mo, kailangan mo siyang i-remind na may nakuha siya o kung kailan niya babayaran. So, pang-anim, guys, kailangan mong magtakda o maglagay ng credit limit doon sa mga naungutang sa'yo. So, hindi porkit pinapautang mo sila, eh, lahat na lang ng gusto nilang kukunin o utangin sa tindahan mo, pupwede. So, lagyan mo sila ng credit limit. So, importante yan sa una pa lang, guys, na naungutang sila, sabihan mo sila na o te kuya hanggang 300 or hanggang 500 para at least aware sila na ganun na hanggang doon lang ang pautang mo, hindi na sila mag-expect na magdagdag pa ng utangin sa tindahan mo. Kasi kung wala kang credit limit, guys, ang puhunan mo napakabagal ng ikot. So, ikaw na nagdinegosyo, ikaw ngayon ang mahihirapan. Yan yung sinasabi na masakit sa ulo ang magpautang dahil dyan. Ang bagal ng ikot ng pera, puhunan, dahil wala kang limit. Wala kang tinakdang limit sa pautang mo. So, napaka-importante yan, guys. At saka, yung mga naungutang, guys, iba-iba sila. Mayroong pinayagan mong umutang, kumukuha ng bigas,
maya-maya, padagdag ng sardinas, padagdag ng red horse, padagdag ng kung ano-ano. Parang nag-grocery na doon sa tindahan mo. So kung wala ang credit limit, ganun ang mangyayari. So panghuli guys, pampito na tips para sa mga nangungutang ay pipiliin mo lang yung mga nangungutang, yung papautangin mo, kasi meron tinatawag tayo na good payer na, at saka yung mga tumatakas, at saka yung mga ang hirap magbayad, makulat ng bayad, at saka yung mga nangungutang na utang sila ngayon tapos tapos pagdating ng ano magbabayad, utang naman parang hindi na rin sila nagbabayad. So mayroong ganung case guys. So importante na pipiliin mo talaga yung mga nauutang lang sa iyo. Kasi mayroong iba na talagang kinapos lang, nangutang sa iyo nang isang beses, dalawang beses. Sa sunod hindi na sila nauutang kasi na nakapag-budget na sila. So mayroon talagang iba na halos buwan-buwan kinatapos, kulang talaga ang budget. Pagamat hindi mo talaga mahindihan na basic needs yung inuutang sa'yo, so kailangan mo talagang piliin. Kasi kung hindi mo pipiliin guys yung mga pinapautang mo, diyan sasakit ang ulo mo at diyan ka rin babagsak sa negosyo mo. Kasi yung iba tumatakas, yung iba wala nang pake, kahit maliit man yan o malaki yung inutang nila, pag nakita ka wala, labid ma lang, yun ang nakakapag-stress. Napaka matrabaho na nga ng negosyo natin, tapos iisipin pa natin yung mga nangungutang sa atin na hindi nagbabayad. Tsaka isa pa guys, dapat marunong tayong humindi. Kasi may mga nangungutang talaga na receipt. Utang lang talaga sila ng utang. Walang ibang iniisip kundi umutang. So, pwede natin silang prangkahin. Dapat minsan prangka din tayo. Huwag naman yung galit tayo na magprangka. Prangkahin natin. Hindi yan natin. Kasi ang negosyo natin tayo, sa atin nakasalalay yan. Kung pautang tayo ng pautang, wala tayong control, may tendency na babagsak tayo. Mayroon ding mga nangungutang na hanggang puro pangako lang, puro salita lang. So dapat mag-ingat din tayo sa mga ganun guys, na pagdating ng ganito babayaran, mamaya-mayain ka. So tatandaan nyo lagi na pag mga ganun klaseng gustong nangungutang, one is enough na. Hindi na sila pwedeng umulit. Wala nang pangalawa. Para hindi na lalong sumakit ang ulo mo. Kasi pagka ganun ang nangyayari, tinatakasan ganun mga umuutang sa'yo, doon na mapapasok yung stress. So, para may iwasan yun, huwag mo nang paulitin. Mayroon ding mga nangungutang guys na ngingiti-ngitihan ka lang. Parang wala lang. So, bagamat tayo ay nagpapautang, iwasan natin na abusuhin tayo. Kasi, bagamat pinautang natin sila, i-chismis pa tayo niya, nagpapautang, magdadala pa ulit niya ng mga utang pa sa tindahan mo. So, importante talaga na maging wise tayo sa pagdating sa pagpapautang. Ang worst case pa guys, pagka kayo nagpapautang, pag sobrang bait ka, na abuso ka, minsan no, hindi nagbabayad. So ang the best mong gawin, kung ikaw ay mahihiyain, nahihiya kang maningil, huwag ka na lang magpautang kasi masakit sa ulo. So yun ang gagawin mo. Kasi minsan tayong mga nagpapautang, inaabuso din. Minsan hindi pa nagbabayad, pag siningil mo sila pa yung galit, tapos at chichismis ka pa, yun ang pinaka worst
case na nangyayari pag tayo ay nangungutang. So, minsan gulo. Kaya, nasa sa inyo na kung magpapautang kayo. So, kung kayo guys ay may natutunan sa video na to, please share and subscribe para yung ibang mga baguhan o may mga negosyo, tindahan katulad ko, matuto din kung paano namin ina-handle ang pagpapautang. So, yan lang muna ngayon guys. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Wait lang, ate, kung paano i-manage ang tamang pagpapautang. So, kung kayo ay bago pa lang at napadaan sa maliit naming channel, click nyo lang yung subscribe at notification bell sa taas para updated kayo sa mga bago naming videos about business, business tips, mga pangkabuhayan, mga diskarte kung paano kumita, kung paano mapalago ang isang negosyo. So, maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. Bye-bye!